kinukonsidera na nakakarami na si Emilio Aguinaldo ay ang unang presidente ng Pilipinas. Bagamat may mainit na debate na isinaalang-alang na maaaring si Andres Bonifacio ang tunay na unang presidente ng Pilipinas. Pero hindi kung sino ang unang naging presidente ng Pilipinas ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na mahalaga ang tungkulin ng isang presidente, kaya ano't ano pa man ay kailangan may tagapaghalili ito. Para kung may masamang mangyari sa nakaupong presidente ay may hahalili dito. Noong panahon ng himagsikan ay sumuko ang nakaupong presidente noon na si Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano sa palanan Isabela, 2 taon matapos ang pagkasawi ng batang general na si Gregorio Del Pilar. Sa pagkahuli ng presidente Aguinaldo ay nagpatuloy ang himagsikan. Ang tanong, sino ang humalili sa presidente para pamunuan ng bansa laban sa mga Amerikano? Ang kwento ng forgotten president na si Miguel Malvar ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simula, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Miguel Malvar y Carpio ay sinilang noong September 27, 1867 sa Santo Tomas, Batangas. Anak ng mag-asawang Maximo Malvar na kilala sa tawag na Kapitan Imo at Tiborcia Carpio na kilala bilang Kapitana Tibo. Kilala ang mga magulang ni Malvar hindi lamang sa kanilang yaman, kundi sa pagiging masipag at mapagbigay nito. Nag-aral si Malvar sa Town School sa Santo Tomas. Matapos noon, nag-aral siya sa isang sikat na institution sa Batangas na pinapatakbo ni Father Valerio Malabanan. Dito ay naging kaklase niya si Apolinario Mabini. Pero nag-transfer siya sa isang eskwelahan sa Bawan, Batangas. Dito ay nag-decide siya na hindi na ipagpatuloy ang kanyang higher education sa Manila para mamuhay ng tahimik bilang magsasaka. Di nagtagal na halal siya bilang kapitan munisipal ng bayan niya at pinakasalan si Paula Molales. Si Malvar at ang pamilya nito ay may magandang ugnayan kay Dr. Jose Rizal at pamilya nito. Kinamot ni Dr. Jose Rizal ang hair clip ng asawa ni Malvar at binigyan ni sa Tornina Rizal ng 1,000 pesos si Malvar upang makapagsimula ng isang negosyo si Malvar. Ang asawa ni sa Tornina na si Miguel ay kamag-anak ni Malvar at ang anak ni Soledad Rizal Quintero na si Amelia ay kinasal sa anak ni Malvar na si Bernabe. Si Miguel Malvar ay isa sa mga orihinal na miyembro ng Katipunan. Sumali siya dito bago pa sumiklab ang rebolusyon. Noong nagsimula ang rebolusyon taong 1896, si Malvar ay may 70 taon at naging military commander ng Batangas. Bilang commander, nakipag-coordinate siya sa opensiba kasama si Emilio Aguinaldo, pinuno ng rebolusyon ng Cavite, at General Pasiano Rizal, leader ng rebolusyon ng Laguna. February 17, 1897, si Malvar ay lumalaban kasama si General Edilberto Evangelista, ang senior officer ni Malvar. Noong masawi si Evangelista sa Battle of Zapote Bridge, si Malvar ang humalili dito. Nagtayo siya ng headquarters sa Indang, Cavite at nanatili hanggang sumapit ang Tejeros Convention. Matapos ang Tejeros Convention, kung saan nanalo si Aguinaldo bilang pangulo, si Malvar ay nanatili sa pagkampi kay Bonifacio. Noong mapansin ni Aguinaldo ang ugnayan ni Malvar at Bonifacio, ay pinilit ni Aguinaldo mapasailalim ng jurisdiction niya ang Batangas para makontrol si Malvar. Noong pinataw ang parusang kamatayan kay Andres Bonifacio at Procorfio noong May 10, 1897 sa bundok ng Maragondon, ay pinagtuunan na lamang ni Malvar ang pagprotekta sa kanyang nasasakupan, masakit man sa kanya ang nangyari sa kanyang kaibigan. Dahil sa mga panahong iyon ay patuloy ang opensiba ng Espanya sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General Fernando Primo de Rivera. Nagpatuloy ang opensiba ni Malvar kahit alam niya na ang ginagawang pagkilos ni Pedro Paterno na itulak kay Aguinaldo ang reforma ng amnestiya ng kapayapaan na tinawag na pakopyak na bato. Si Malvar at iba pang general ay hindi sang-ayon sa kasunduan ng pakopyak na bato tulad ni Mariano Trias, Manuel Tino at Artemio Ricarte. Hinala ni Malvar, isa lamang itong paraan ng mga Espanyol para mawala ang himagsikan.
Napansin ni Aguinaldo ang pagmamatigas ni Malvar, kaya ipinag-utos ni Aguinaldo sa mga general kasama si Malvar na itigil ang ginagawang opensiba. Ipinatapon si Aguinaldo sa Hong Kong kasama ang military staff nito, kasama dito si Malvar. Noong May 19, 1898, si Aguinaldo kasama ang 13 military staff nito ay bumalik sa Pilipinas. Pagsapit ng Hunyo, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite at ang buong Kamaynilaan ay pinaliligiran ng mga tauhan ni Aguinaldo. Ngunit pagsapit ng August 13, 1898, sinakop ng mga Amerikano ang Maynila. Noong February 4, 1899, nagsimula ang labanan ng Pilipino at Amerikano. Noong February 7, 1898, itinalaga si Malvar bilang pangalawang pinuno ni General Trias na siyang pangkalahatang commander ng mga pwersang Pilipino sa Katimugang Luzon. February 23, 1899, kinakailangan ni General Antonio Luna ang hukbo ni Malvar na sumama sa pag-atake upang mabawi ang Maynila. Ngunit bumagsak ang opensiba dahil kinakailangan ng mga ilang tao para palakasin ang hukbo ng Kawit. Makalipas ang ilang buwan ay hindi pinatahimik ni Malvar at ng kanyang 3,000 tauhan ang mga tropa ng mga Amerikano sa bandang timog ng Maynila sa ginagawa ng mga ito na opensiba sa munting lupa. July 1899, ang mga Amerikano sa ilalim ng pamumuno ni General Robert Hull ay nakuha ang Calamba, Laguna. Sinubukan itong bawiin ng tropa ni Malvar mula August hanggang December 1899, ngunit nabigo. Noong November 30, 1899, binuwag ni Aguinaldo ang Filipino Regular Army at ginawa itong o bumuo ito ng guerrilla units sa Bayambang, Pangasinan. Nagsimula si Aguinaldo na magpalipat-lipat ng lugar upang makatakas sa kamay ng mga Amerikano. Nakarating siya sa Palanan, Isabela noong September 6, 1900. Noong March 23, 1901, nahuli si Aguinaldo sa Isabela sa pamumuno ni General Frederick Funston at sa tulong ng mga Makabebe Scout. Sa pagkakahuli ng Presidente Aguinaldo, sino ang papalit o hahalili dito? Sa makatuwid ang dapat na hahalili ay si General Trias, ngunit nauna itong nahuli noong March 13, 1901. So kung pagbabasehan tulad sa itinalaga, sa tinakdang linya ni Aguinaldo, si Malvar ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang humalili kay Aguinaldo. Kinumpirma naman ng Junta Hong Kong ang otoridad ni Malvar bilang kahalili ni Aguinaldo. Bilang Presidente ng Republika, muling inayos ni Malvar ang mga pwersang Pilipino sa Katimugan, Luzon. Pinalitan niya ng pangalan ang Combined Armed Forces bilang Army of Liberation na nagtataglay ng 10,000 mga rifle noong mga panahong iyon. Kinilala at inayos din niya ang mga Regional Department of the Philippines kasama na ang nakahiwalay na probinsya ng Marianas. January 1902, si General J. Franklin Bell ang namuno sa operasyon ng mga Amerikano sa Batangas, layunin nitong pabagsakin si Malvar. Si Malvar ay nakatakas sa mga patrol ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagbabalatkayo o pagpapanggap. Kaya noong August 1901, naglabas ng paglalarawan kay Malvar ang mga Amerikano. Ito daw ay may taas na 5'3 at may timbang na 145 pounds at may maitim na kutis. Sumuko kay J. Franklin Bell si Malvar noong April 13, 1902 sa Rosario, Batangas. Dahil sa pagkabuwag ng mga top officer nito at para tapusin ang paghihirap ng kasama nitong mga gerilya. Matapos ang labanan ng Pilipino-Amerikano, tumanggi siya sa anumang posisyon na inaalok sa kanya ng pamalang kolonyal ng Amerika. Namatay siya noong October 13, 1911 dahil sa liver failure at nilibing siya sa kanyang bayan sa Santo Tomas, Batangas noong October 15, 1911. Noong September 18, 2007, si Rodolfo Valencia ay kinatawan ng Oriental Mindoro ay nagsampa ng House Bill 2594 na idinedeklara na si Malvar ang ikalawang presidente ng Pilipinas. Dahil sa pagkakahalili nito o pagpalit nito bilang presidente ng Pilipinas, matapos mahuli ang nakaupong presidente noon ng Pilipinas na si Aguinaldo ng mga Amerikano at ipinatapon sa Hong Kong. Humingi naman ng tulong si Jojo Marvinay sa mga historiador noong October 2011 upang ipahayag na si Miguel Malvar ang dapat maging angkop na pangalawang presidente ng Pilipinas.